sa kanya. Pagtubos niya ay makita. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaalis ng mga sinugo ni Juan, si Jesus ay nagsalita sa mga tao tungkol kay Juan. Bakit kayo lumabas sa ilang? Ano ang ibig ninyong makita? Isang tambong inuugoy ng hangin? Ano nga ang ibig ninyong makita? Isang taong may maringal na kasuotan? Ang mga nagsusuot ng maringal at namumuhay sa karangyaan ay nasa palasyo ng mga hari. Ano nga ba ang ibig ninyong makita? Isang propeta? Oo. At sinasabi ko sa inyo, higit pa sa isang propeta, sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan. Ipadadala ko ang aking sugo na mauuna sa iyo. Iahanda niya ang iyong daraanan. Sinasabi ko sa inyo, si Juan ang pinakadakila sa mga isinilang, ngunit dakila kaysa kanya ang pinakaaba sa mga taong pinaghaharian ng Diyos. Pinakinggan siya ng mga mamamayan, pati ng mga publikano. Ang mga ito'y sumunod sa kalooban ng Diyos nang pabinyag sila kay Juan. Subalit tinanggihan ng mga Pariseo at ng mga Eskriba ang layunin ng Diyos sa kanila sapagkat hindi sila nagpabinyag kay Juan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Isang araw na lamang po at tayo'y magsisimula na para sa ating pagsisimbang gabi o mga misa sa madaling araw. Nawa po sa kumbaga, no, pagtatapos ng ating pong paghahanda dahil kung maalala nyo po, nung nagsimula tayong pumasok sa unang linggo ng Adbyento, ang ipinaalala sa atin ay yung paghahanda para sa kanyang ikalawang pagdating. Diba? From first Sunday of Advent hanggang December 14 o December 15, ang maririnig nating mga pahayag o mga mensahe ay patungkol sa paghahanda para sa kanyang ikalawang pagdating. At simula sa simbang gabi, ang maririnig nating kwento ay yung kasaysayan o kwento ng kanyang unang pagdating. Pero lahat naman ng ito, ang pinaka mensahe sa atin ay ang maghanda. Ihanda ang ating mga sarili, ihanda natin maging ang ating mga kakilala, ang ating pamilya. Mahirap po kung tayo-tayo lang. Mahirap yung, dahil nga, katulad ni San Juan Bautista na ipinakikilala muli ni Jesus, siya ang naging tagapaghanda sa mga tao bago pa dumating si Jesus. Paghahanda natin. Ibig sabihin, ito ay bahagi ng ating misyon. Hindi tayo ako lang. Hindi tayo okay na yung ikaw lang dyan. Nakaupo dyan, nagsisimba dyan, maging sa online. Kundi yung nakakahikayat ba tayo ng mga tao para lumapit kay Jesus, para makilala si Jesus sa pamamagitan natin? So, meron din tayong role na ginagampanan. Hindi tayo pwedeng magsimba lang. Eh, maganda, suriin natin, meron na ba tayong nahikayat? Meron na ba tayong kahit papano napaniwala
dahil sa ating mga sinasabi, dahil sa ating mga ginagawa. Meron na ba? Uy. Kahit isa man lang sana, no? Dahil yun ay bahagi ng ating dapat na ginagawa. Sana po, no? Sa pagpasok natin muli, mapagnilaya natin ng mas malalim. Ipapakilala dapat natin si Jesus at makilala dapat si Jesus sa pamamagitan ng ating mga halimbawa.